guys, ano na, nandito na ako sa Maynila. Excited na ako na makita ko yung ano, Manila Bay. Sana hindi masyado matao din, kasi for sure kapag matao, hindi tayo makakilos sa maayos. So, pumunta lang talaga ako ng Manila para makita yung Manila Bay. Ito na ang gawa ni Duterte, Tatak Duterte. Sana tuloy-tuloy na to ang pag-unlad ng ating bansa. Tulungan natin iboto si BBM sa 2022, kasi tatapusin niya lahat ang naopisa ni Duterte. Salamat po. Kita na lang tayo mamaya. Oh guys, ito na. Nandito na kami, papunta na kami ng Manila Bay. Isipin nyo, galing Cebu ha, galing Cebu, pinuntahan ko lang talaga tong Manila Bay para makita ko talaga sa mata ko. Tapos kasama ko pa mga ibang Bisaya din oh. Yeah! Ayan, tingnan na. Oh, samahan niyo na ako. Tingnan natin yung kung ano talagang kinaganda ng ng Manila Bay, gawa ng na palamura na presidente pero may galaw. Yung disente niya diyan na wala namang galaw. So, tingin na lang tayo. Maglalakad siya papuntang eh papasok ko siya. Bawal po pagkain sa loob. Aliwa ka na po, diretso na, bawal po pagkain sa loob. Exit po natin sa kabila. Exit po sa kabila. Exit po sa kabila. Ayan, nasa Boracay po tayo, pupunta kami sa Station 3. Ayan, picnic pa, ayan o. Parang nasa Boracay na rin. Tuloy na natin yung pag-unlad ng bayan natin. Itunod na natin si BBM, ha? Para sa 2022. Ahan to itong isang kaupo na una naman ay ito raray. Mr. Enrico, sino yung buboto mo sa 2022? Siyempre, kapag nandiyon pa si si Presidente Duterte, buboto ko talaga siya. Tapos, ituloy na natin yung pag-unlad. Si Marcos ang nararapat na ibuto natin sa 2022. Ha? Bakit? Sa tingin mo ba siya ang makapagpatuloy ng programa ni Duterte sa panahon? Plan na yan. Dati pa. Tinigil lang ng mga Aquino. Plan na yan. So, ayan mga guys. Ay nang bala. For Marcos.